nasa lugar na di ko mawari kung saan. Wala akong kilala sa mga taong dumadaan, kaya naman akin na lang pinagmasdan ang nangyayari sa lugar kung ako'y nasaan. Iba't ibang kulay, lumang kasuotan, mga tao'y nagkakasiyahan, nagpipiyesta at lechon ang bida sa handaan. Kita ang saya sa kanilang mga mukha na parang walang problema. Sila'y malayang naglalakad sa kalsada at halos lahat magkakakilala. May binatang kumakanta sa bintana ng bahay ng dalaga at ang mga bata'y marespeto sa mga nakatatanda. Sila'y nagtutulungan na kung ito'y tawagin ay bayanihan. At sa hindi katagalan, may tumawag sa aking pangalan, hindi ko siya kilala, pero sandali, parang si Ibarra, para bang ako'y nasa panahon ng kasaysayan. Hanggang sa nagising na lang ako, sabay ng pagtulo ng aking mga luha na patingin sa kisame, bumulong sa ere na patanong sa aking sarili, ano bang nangyayari? Teka, naiintindihan mo ba kung ano ang mensaheng aking dala? Sining, kasuotan, wika't paniniwala, mga tradisyon, kaugalian, pagkain at harana, ito ay kultura. Mayaman sa kultura ang ating bansa. Sa bawat yugto ng kasaysayan, kultura ang naging daan upang tayo'y magkaisa. Ngunit tila napakabilis ng pagbabago ng mga mamamayan sa paglipas ng mga dekada. Na tila na ibaon na sa lupa at ang mga kulturang ito ay unti-unti nang nawawala, maaring dahil sa makabagong teknolohiya o di kaya'y mula sa impluwensya ng mga banyagang bansa. Harana ang paraan ng pagpapahayag ng pag-ibig ng binata sa kanyang sinisinta. Hindi lang ito natatapos sa pagkanta, kundi sa matiyagang pagdalaw ng binata, pati na rin sa pagpapaalam sa mga magulang nakakamit nito ang matamis na oo ng dalaga. Ngunit ngayon, ang panliligaw sa text ay naging normal na lang sa mga kabataan. Kahapon lang kayo nag-usap pero mahal ka na agad kinabukasan. Hindi na nagpapaalam sa mga magulang, tumatakas. Yung iba pa nga'y ipinapaalam na pupunta lang sa kaarawan ng kanyang kaibigan pero ang katotohanan, makikipagkita pala sa kanyang kasintahan. Mga kababaihang dati tinatawag na binibini, ngayon wala na kong ibang marinig kundi be, love, o kaya naman ay baby. Mga kalalakihang binibigyang halaga ang damdamin ng mga babae, Ginoo, bakit ngayon inugali ng pagiging manluloko? Gusto mo ng storyang mala Maria Clara at Ibarra, pero papalit-palit ka ng jowa. May nalalaman pang ayos lang magmahal ng dalawa, basta yung isa sa gabi, yung isa na may pang umaga, sira ulo ka ba? Isa sa kaugalian ng mga Pilipino ang pagmamano, paraan ng paggalang, pati na rin ang pagsabi ng po at opo. Ngunit ito ay tuluyan ng nagbago at halos mawalan na ng respeto. Utusan ka lang bumili sa tindahan ng toyo, pero anong sagot mo? Teka ma, nag-ML pa ako! Kailangan mo bang sagutin ng pabalang? Mas mahalaga ba yan kaysa sa utos ng iyong magulang? Kompletong pamilya at pagkain ng sabay. Masayang kwentuhan at hindi nag-aaway-away. Ngunit ngayon, halos hindi ka na matao sa inyong bahay, jowa mo na ang laging kasabay kasi ano, bebe time? Nasaan na ang pagsuot ng barot saya? Kinagalian na ang pagsuot ng maiksing bestida. Kamsamnida, mga tao'y nilamon na ng K-drama. I'm like Titi, just like Titi, Puro na lang K-pop, tapos pag tinanong mo kung anong ating pambansang awit ang sagot, bayang magiliw. Karinyosa, tinikling sayaw sa bangko, ilan lamang sa mga katutubong sayaw ng mga Pilipino ngunit sa panahon ngayon? Paru-paru-ji, papaparu-paru-ji, yan na ang nauuso. Kung nakakapagsalita lang ang kultura, baka sabihin niyang, ako yung nauna, pero bakit masaya ka na sa iba? Hindi, hindi ko sinasabing masama ang pagtangkilik sa kultura ng iba. Hindi masama ang makisabay sa makabagong mundo. Ngunit ang masama, nakalimutan mo na kung saan ka nagmula. Patapos na ang aking storya, ngunit hindi pa pala ako nagpapakilala. Ako nga pala si April Diana Buda at nais ko lang
itatak sa inyong puso. Pahalagahan ang ipinamana ng ating mga ninuno. Kulturang may dangal, sa isipay nakakintal, halina't bigyang pagmamahal. As you have heard po from my performance and from my poetry entitled Kultura, it is a comparison from past and the present. And sa panahon ngayon, nakikita naman po natin na yung culture natin ay halos mawala na. And this piece is to remind the youth na kahit may mga impluwensya na ng ibang bansa or may, as the world evolves, as the world becomes modernized, sana hindi mawala yung kultura because our culture is our identity as Filipinos. I think it was only a day po kasi my teacher, sinabi niya lang po ngayong araw na to, tapos yung script kailangan nang ipasa kinabukasan, 5 p.m. And I've written it ng midnight. And actually nga po, umiiyak ako nung ginagawa ko. Like, damang-dama ko talaga yung piece. I want to thank all of the students who supported me during my performance, especially those who shouted, and of course my teachers who have chosen me and trusted me to represent Basic Education School, and my family and friends in motivating me, and of course God who have given me courage, confidence, and the wisdom to create the piece. Thank you for...